Hello guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Aling Gina. Ngayon guys, mayroon akong lulutuin na recipe. Prawns and saffron risotto. Parang ano. So ngayon guys, maglagay ako ng olive oil sa aking pan. Kailangan mataas yung aking pan kasi bigas kasi ito eh. Yung aking lulutuin. Ay, ang hirap ay. Yan na siya. Ilalagay ko na yung onion. Gigisa ko na siya guys, yung onion nga. White onion ang ginamit. Yan. White onion siya. Gisa-gisa. Ang pangit ng ano ko kasi mataas yung aking pan. Kailangan siguro itaas ko rin yung aking yan. Ang hirap eh. Masyadong mataas. Ay naku, mahirap talaga magluto. Pagod. Walang mataas. Parang makikita. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan, ganyan. Yan na, okay na. Gisa-gisa na siya. Ayan. Tapos yung red bell pepper. Red bell pepper. Ah. Mix lang siya. Maluto yung aking bell pepper. Lagyan ko siya ng konting asin para medyo may lasa-lasa. Konting asin lang guys. Yan. Para may lasa-lasa naman ang aking luto. Antayin ko lang siya ng 7 minutes. Ngayon guys, 7 minutes na luto na yung aking onion at saka bell pepper. Lalagay ko na yung rice. Arabic rice. Ano to siya? Yung Egyptian rice. Yan, lagay ko na siya dyan, yung rice. Halo ko na sa ginisang onion at sa ginisang bell pepper. May mix ko na siya dyan, guys. Okay. Banda nga lang yung apoy. Di masunog. Tapos i-add ko na yung garlic dyan. Yung garlic ko. Add ko yung garlic.
malasya siya. Tapos, turmeric. Lagay ko siyang turmeric, guys, para maging makulay ang buhay ni Aling Gina. Makulay ang buhay ni Aling Gina. Yan, lagay ko na yung turmeric. Halo-halo lang tayo, guys, para masarap ang ating niluluto. Hanggat maluto siya. Yan. Isa-gisa lang siya konti. Dandahan yung apoy mo. Yan lang. Isa-gisahin lang. Tapos guys, ilagay ko siya yung tomato. Tomato, fresh tomato. Para mag-juicy, juicy. Yan. Yan siya. So, gisa-gisa lang siya. Hanggat yung tomato ay magiging maluto rin siya. Isa-gisa lang yan. Para masarap ang aking niluluto. Ito, lagyan ko siya ng Sopran liquid. Sopran liquid para mag-mimix ko dito siya para magiging kulay. Yan. Kasi parang Arabic food to siya eh. Ayan. Antayin ko lang siya magluto. Yes, medyo luto-luto na yung aking kamatis. Lagyan ko siya ngayon ng vegetable stock para yung rice ko maluto siya. Yan, ganyan. Estimate nyo lang, guys, kung yung rice nyo ay maluluto sa tubig. Baka masobrahan. Pag hilaw pa, pwede mo pa ulit malagyan ng ulit na yung vegetable stock. Para may lasa siya. Hayaan ko lang siya muna. Pero kung tama na to siya, okay na. Kung kulangin pa kung tubig, lalagyan ko sa ulit ng tubig para for sure. Yan. Para maluto yung bigas ko. Yan. Akpan ko lang siya para maluto. So guys, ililipat ko siya sa ibang kalan. Habang ay nagluluto kasi mayroon pa akong ibang lulutuin. Ngayon, ilagay ko na yan ang aking pan kasi kailangan ko magluto ng shrimp. Ayun guys, brown na yung aking prawns. Ayan na. Luto na to siya pero inaantay ko lang siya mag-brown-brown talaga yung kulay niya. Para masarap. Yan. Ito na siya. Yung rice ko na lang, inaantay ko kung paano ko. Ano, ilang oras yun. Hindi naman oras. Minuto lang. Arabic rice kasi yun. Ito guys, sige, nakita nyo na guys. Ayan na, luto na yan siya, yung prawns ko. Yan. So ngayon guys, naluto na yung aking rice. Ngayon, ipiprepare ko na siya sa Pyrex ko. Ilalagay ko na yung rice. Ito na yung rice ko guys, na niluto kanina. Yung Arabic rice. Thank you.
yung mga dinner. Dinner nila mamaya. Sa mga alaga ko. Sa amo ko yung lalaki. Pagkakainin nila. Nalagay ko na lahat yung kanin nila. Tapos guys, ilagay ko na yung fruits, hipon. Toppings ko dito yung hipon sa taas. Then ganyan lang siya guys. Tapos lagyan ko siya ng green beans. Yan, toppings ko lang dyan yung green beans. Ganyan lang siya. Yan, tapos na siya. Okay na yan siya. Kasi hindi niya yung style eh. Tapos guys, pag gusto mo mag-squeeze ng lemon, pag gusto mo maglagay ng lemon, kuha ka lang tapos kainin mo. Tapos, may, siyempre mayroon kaming parsley, parang pang-garnish namin lagi yun. Tuwing nagluluto ako, nag-garnish ako ng parsley. Yan, ito. Yan, ganyan. So, ngayon guys, dito ko na lang natapusin yung aking video. Maraming maraming salamat sa papanood ninyo lahat ng mga team ko. God bless all. And see you my next vlog. Salamat!